Yo, what's up mga kotis? Magandang hapon muli sa ating lahat. Yeah, no? So, andito pala tayo sa may, ang tawag nito, sa Dion Garcia ng mga kotis. So, sa unang update natin, nandun po tayo sa may Barangay Duterte. Yan. Yan mga kotis, i-update naman natin itong kanilang ginagawa dito mga kotis. Yun, no? May panibago ng paggawa po sa pagre-reprap dito sa kabila. So, kumpleto na mga kautits yung kanilang pagre-reprap. So, yung coping naman mga kautits dito yung kanilang gagawin. Yan. So, malapit nang mabuo mga kautits pagkatapos ng coping ay umpisa naman yan, ilatag yung mga napakahabang girder na ilalagay dito. So yun, tuloy-tuloy na. At sa flooring na niya mga kautit, sa daan na talaga. So yun, punta tayo doon sa dulo nito. Tapos sa Arcastillion, pagkatapos na dito sa Leon Garcia, ay doon naman tayo sa may Santa Ana Wharf. Yun, no? Sobrang ganda ng pagkagawa dito sa pagre-reprap nila. Napaka-smooth. So makita ninyo mga kotits yung kanilang pagre-reprap hanggang doon ay mataas po yan ng konti. So dito pababa na yan. Kapag mayroong minor bridge mga kautits, parang nakaangat yan ng konti. Tayo sa taas. So, yun, no? At kunting-kunti na lang mga kautits. Ay magtatagpo na talaga. Itong Leon Garcia at Barangay Duterte. So yun nga po mga kautits, kapag ito po ay magdugtong na, so di rin natin alam kung diyan sa unahan ay makapag-update tayo kasi nga po diyan sa itong pagtambak na yan ay mahigpit talaga na makapag-update tayo. Katulad dito mga kautits na pwede tayo makapag-update ng sa kanilang ginagawa. Ingat sa diyan sa bagong tambak na yan ay di tayo naka makakapag-update ng malapitan. You know? At sobrang lapit na. So sa tingin ko So sa tingin ko mga kautis, parang matataman pa yun ng konti. Thank you.
Tans TV. So, yun mga cottage. So, kung gano'n po kalapit, nasa mga 150 meters na lang ata. Yung layo. Wala ko sticker. So, naliligo at nag-picnic dito. Wala ko sticker. Shoutout to Tropical Sub. Sa barangay 230. Kanina, doon kayo sa dulo. So, yun po sinabi ko mga cottage, yung paliguan na yun, yung beach na yun. So, yun yung sinabi ko na dito, parang natatanaw lang natin or na tinuturo-turo lang. Ngayon ay kanina napuntahan po natin sa unang update. So, sobrang layo na talaga mga cottage, ha? Yan o. Kita po ninyo. So, may Santa Ana Wharf yan. So, oh, shout out. The Nature's Adventure. Ano naman, nag-ato siya diri ah? Oo, nakita mo rin niya. Nagamit. Ayaw. So, shoutout kay The Nature's Adventure. Shoutout kay The Nature's Adventure. Yan. So, kanyo, mga bata nga na diri ah. Nga, mali ko magdagat ron? Eh, ligo na mo para makita mo doon sa ubos. So, ito na nga mga cottage at kunting gamebot na lang talaga ay makikita nyo na yung pagbabago dito. So, kita ninyo mga cottage, parang pa-curve-curve talaga yung pagkagawa ng daanan. Hindi po yung parang straight lane lang. Ano? Zigzag po yung pagkagawa dito. So, darating yung panahon kapag matapos na dito mga cottage. Yung gaganaping Iron Man siguro. Dito na talaga yan na idadaos sa Davao Coastal Road. Kasi dati mga cottage, yung pagdaosan po nila ng Iron Man dyan sa may Azuela po hanggang sa may Panabo City ba yung Tagum? Yun mga cottage, napakalayo nun. Ilang kilometro din. So, dito mga cottage, itong Davao Coastal Road, mahaba po. Itong ginagawang Davao Coastal Road. So, saktong-sakto talaga. Kapag gaganapin itong Iron Man dito sa Davao City. Yan. So yun, maraming salamat nga po mga cottage sa ito, nakapunta naman tayo muli dito sa maya Leon Garcia. So kanina dyan sa gilid, so dito naman tayo sa gilid naman sa kabila mga cottage, o hanggang doon sa boundaryhan po dito nga Leon Garcia. And then sa huli ay i-update natin yan yung Santa Ana Wharf flyover. So bababa tayo. Kita yung sa taas mga cottage, nakikuha lang mga magandang video. Bumibili talaga ako ng tubig. Sako. So, magka-shoutout pala kay si Romeo Sabaldan. Hindi ko na nakikita yung hindi na nag-update yung YouTube channel niya sa akin.
Dati lumalabas yan yung kanyang pangalan. Ngayon parang hindi na. So may ka-shoutout sa'yo, Sir Romeo Sabaldan. Yan o, may nagro-ronda na naman dito. Ganyan dapat dito mga ka-otage sa itong Davao Coastal Road, dapat may mga nagro-ronda. Dahil nga po ay kapag ganito ay walang mga nagbabantay. Yun o, biglang bumalik. Shout out. Hi guys. Oh, shout out, shout out. So, oh, dito tayo sa baba. So, ito nga mga ka-audits. Parang inumpisa na ni Sir yung pagtanggal ng itong mga plywood. So may kasama pang bata mga ka-otage. Siguro wala siyang tinatrabo mga ka-otage. Ito ay kanyang kinuhan na lang mga ka-otage. Boss. Ayan o. Ayan, dito tayo. Oops. Ano? Tanggal na po yung akuan dito. Yung mga buhangin. Yan. So, nung araw na nag-update tayo, mga 9 or 10 days na tayong lumipos. Ito pa po yung kanilang ginawa. Itong para sa flooring. Sa paglatagan or sa paggawan po ng coping. And so itong dito sa pagre-reprap nila, yeah, wala pa po. So ngayon tapos na. Yan. So yun. Dito tayo. So bukas may magtatrabaho na yun. Oh, Singapore. Yan. Napakaganda ng pagkagawa sa yung curb line. At yun na nga, naidugtong na yung paggawa ng line canal dito sa
kabilang package na to. So dito na yung Relay Company. So dito ay sa from Mac Builders. So kapag maging ganito ang mga cottage, buong-buo na talaga yan. Isa ng ganap na kalsada. Yan o. So yung kulang dito naman po mga cottage ay paglagay ng mga asfalto. Kasi itong Mac Builders Company, napakahaba kasi ng package nila. Yan o. Tapos may gagawin pa silang mga minor bridge. Yan, itong kulay mga cottage, ito po ay temporary lang para at least po yung kulay niya mga cottage, ito nga sa daanan. Hindi po masyadong parang magbitak-bitak pa mga cottage. So ito po ay lalagyan din ng kulay talaga para sa pagpaganda na itong daanan. So siguro yan po ay pag mag-turn over na at pwede ng padaanan. Oh, Singapore. So yan ah, dito banda mga cottage, itong daan na to ay ibibisun pa nila para itong mga yan, itong nakalabas na mga bato ay didikit talaga yan sa itong mga buhangin o itong mga lupa. So yan, may nag-comment kasi sa akin mga cottage na parang wag na lang daw ako magsalita. Pero may gusto rin na magsalita ako. So yan, hindi naman talaga natin yan makuha mga cottage. May yung mga magkakamali tayo or parang yung hindi maintindihan ba yung tawag niyan. Hindi kasi tayo fluent sa Tagalog. Kapag magbinisaya naman ako, sasabihin lang magtagalog daw. So yun, mas maganda na lang na mix na lang natin mga cottage. Kapag hindi natin naintindihan, ibibisaya na lang natin. So ito na nga mga cottage at kita na po ninyo kung ano na yung mga nagbago dito sa Maya Leon Garcia, Agdao, Davao City. At muli na ipasilip natin kung hanggang saan na po yung yung pagdudugtong ng kabilang yung dalawang kuha na to, yung dalawang package na yan dyan sa may UBI joint ventures ng tawag niyan ng Weng Company at dito naman sa may Leon Garcia at itong Relay UBI Relay and then sa may ang tawag niyan sa Mac Builders kasi dyan banda mga cottage yan boundaryhan kasi yan ng itong UBI yan. So UBI na po halos yung mga nagtatrabaho dito at sa paggawa ng flyover na yan. So ganun po yung mga bawat package na meron sa ginagawang Davao Coastal Road. So lahat po ng mga contractor ay nabibigyan po ng trabaho or mga yan sa pagbuo nitong Davao Coastal Road.
Kaya minsan na malilito yung iba kung bakit po medyo may mga pagkaiba-iba yung mga ginagawa. Ngunit kapag mabuo na talaga mga cottage, magiging parehas na po. Magkakaitsura na lahat. So yun, at siguro ay hanggang dito na lang yung ating pag-update sa ginagawang Davao Coastal Road. So dito sa huli na po ay sa may kuha na tayo sa may flyover na sa loob ng Santa Ana Wharf. So yan, at maraming salamat sa solid supporters natin, solid viewers, solid subscriber. Kay Sir Samery Caporte, mega shoutout sa iyo sir. Yan, hindi ko na nakikita dito. So, saan ka man, so mega shoutout. Sa FWs natin dyan, mega shoutout. And sa lahat po ng mga subscribers natin yan, natin dyan sa FWs, inuulit ko. Yan, mega shoutout sa inyo. Yan. At hanggang dito na lang, magpapaalam na po ako. So, bye-bye na.